sa una ko na kapangyarihan ako sa akin ng buong mundo. Ngayon, pakinggan mo ang sasabihin ko. Isa ka bang mangmang na Pro Duterte? Isa ka ba sa mga masusugid na tagahanga ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Ako, oo. Isa ka ba sa milyong Pilipino na bumoto sa kanya? Ako, oo. Isa ka ba sa mga tagahanga at buong pusong sumusuporta sa kanya? Sa kanyang mga ipinaglalaban? Sa kanyang adhikain? Sa kanyang mga pangarap para sa Pilipinas? Para sa mga tao? Para sa iyo? Pangarap mo ba na sana habang buhay ay siya na lang ang presidente mo? Parehas pala tayo. Pero napapatanga ako. Dahil sa kabila ng malaking paghanga ko sa pagkataon niya, ay maraming bagay-bagay pa ang tungkol sa kanya na hindi ko pa alam. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalukuyan, ang mga personal niyang gawain, ang pagiging Duterte niya mismo. Medyo curious lang naman ako. Kung parehas tayo ng nararamdaman, ay masasabi kong parehas tayong mangmang na Pro Duterte. Kaya para hindi naman masyadong nakakahiya kay Digong, ay sinubukan kong ungkatin ang ilan sa kanyang mga nakaraan. Tara, sama ka sa akin. Kilalanin natin si Rodrigo Roa Duterte, ang idol nating presidente. Ipinanganak siya noong Marso 28, 1945, sa Maasin, Leyte, parting Visayas ng Pilipinas. Digong ang palayaw. At mas kilala siya sa palayaw niyang ito. Pero sikat na sikat siya sa buong Asia bilang The Punisher. Dahil na rin sa Times Magazine at sa mga politikong kritiko at mga kaibigan niya. Alam mo ba na Aris ang kanyang Chinese Zodiac? Mahabang panahon siyang naging mayor ng Davao. Mula noong 1988 hanggang 1996. Nagpahinga saglit, tapos bumalik noong 2001 hanggang 2010. At bumalik ulit sa pagka-mayor noong 2013 hanggang 2016. At alam nyo ba na sa pamumuno niyang ito at sa pamamagitan ng estilo niyang kamay na bakal ay nagawa niyang iangat ng 5th posisyon ang Davao bilang pinakaligtas na lugar o na bayan sa buong mundo? Take note, buong mundo ha. Sana lang kaya niya rin gawin ito sa buong Pilipinas. Original na taga Cebu talaga ang mga Duterte o ang mga ninuno nila. Lumipat lamang sa Davao ang kanyang ama noong 1950. At bago ko pa makalimutan, kilalang Lodi ng Lodi natin si Digong, si Marcos. At kinikilala niya si Marcos na the greatest leader that the Philippines produced. Masasabing payatot o patpatin ang Lodi natin si Duterte noong nasa teens pa lamang siya. Pero wag ka, kasing angas ng karakter niya ngayon. Ang karakter niya dati, astig, di ba? At for the record daw, ay wala pa siyang tinatanggihang away. At dahil nga sa kanyang karakter, napakaangas na lifestyle noong kabataan niya, ay 2 beses siyang na-kick out sa eskwelahang pinapasukan. Nagtuloy sa pag-aaral, nagtapos ng high school at naging abogado na produkto ng San Beda noong 1977. Sa kabila ng napakaangas at lalaking-lalaking mga galaw o mga kilos ni Pangulong Duterte, ay suportado ni Digong ang mga karapatan na ipinaglalaban ng LGBT. Isa siya sa mga pangunahing politiko na pumayag na maging kandidato ang mga binabae, dinalaki, maging ang mga may kapansanan, pati na nga rin ang mga Muslim. Noong taong 2009, nang di pinayagan ng COMALEC na mailagay sa balota ang Ladlad Party List, ay isinulong niya na maipasa ang batas sa Davao na Anti-Discrimination Ordinance para sa mga LGBT. At napabilib niya si Vice Ganda dahil dito. Seryoso, si Vice Ganda bilib na bilib sa kanya. Sabi pa nga niya, everyone deserves to be happy. Yun ang tumatak sa isip ko. Noong mga panahon na mayor pa ng Davao si Digong, ay nakaugalian daw niya na lumibot sa mga pangunahing kalsada ng Davao at kumustahin ang mga pulis at mga traffic enforcer.
Madalas siyang namumudbod ng mga groceries sa mga ito. Ito ang kanyang paraan upang kahit papaano ay mapigilan niya na maakit ang mga kapulisan kapag tanggap ng lagay. Pero huwag ka, kapag may naaktuhan naman siyang gumagawa ng masasamang bagay, ay ahora mismong sermon at sibak ang aabutin sa kanya. Alam niyo ba na siya lang ang tanging politiko na humihimok sa mga pushers at users na sumuko sa gobyerno? At siya lang ang tanging politiko na tumulong sa mga ito upang makapagbagong buhay sa pamamagitan ng pamimigay ng puhunan at trabaho sa mga ito. Nangyari ito sa Davao noong taong 2003. Ang galing, di ba? Mabuhay si Digong. Isinusulong din niya ang pagiging federal ng Pilipinas, kung saan gagawa ng 14 na states o ng mga regional government sa Pilipinas. Ibig sabihin, kanya-kanyang budget at income at kanya-kanyang proyekto sa ilalim ng iisa pa rin punong gobyerno. Sa kanyang paningin ay mas mapapabilis ang pagpasa ng mga proyekto at ng budget nito kung hindi na dadaan pa sa national government ang mga ito, lalo na sa mga probinsyang lugar. Ibig sabihin, mas mabilis na maa-aksyonan ng kanya-kanyang states ng Pilipinas ang kani-kanilang mga pangangailangan. At oo nga pala, mahilig si Pangulong Digong na magbasa ng mga libro. Paborito niyang basahin ang mga biography books ng mga kilalang matagumpay na mga pinuno na nabuhay sa mundo, kagaya nila Bonaparte at Lee Kuan Yew. May mga koleksyon din siya ng mga libro patungkol sa mga economics, food security at politics, bukod pa sa mga pastime ng mga magazine at iba pang medyo may mga kababawang libro. Pero ito ang matindi. Alam nyo ba na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pinakaunang politiko na dumating sa Tacloban City noong nasalanta ito ng Bagyong Yolanda? Tama ang narinig mo. At nagbaon pa siya ng 8 milyong pisong halaga ng relief goods, financial assistance at mga rescue equipments galing Davao. Nga sa ginawa niyang ito ay nakatanggap siya ng award galing sa Kadayawan Festival noong 2013. Alam nyo rin ba na tanging si Digong lang ang kaisa-isang abogado at presidente na hindi bar top notcher? Siya rin ang kauna-unahang presidente na galing sa lokal na pamahalaan. Galing sa pagiging mayor nga ng Davao ay naging presidente siya ng buong Pilipinas. Ilan lamang ito sa mga impormasyon patungkol sa idol natin. Marami pa tayong hindi nalalaman patungkol sa kanya. Pero isa lang ang alam ko at siguradong-sigurado ako dito. Idol ko si Pangulong Duterte bilang presidente. Ikaw, kilala mo ba si Digong? Share mo naman. Baka mamaya, marami kang alam na hindi namin nalalaman. Muli ay nagpapasalamat ako sa pakikinig ninyo at panonood ng video nito. At lagi niyong tatandaan, ito ay isang normal na vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat ulit sa panonood, mga kaibigan.